Magandang araw! Muli, ako si Teacher Lourdes. Bumabati sa inyo ng mapagpalang araw. Ang tatalakayin ko sa inyo ngayon ay pagsulat ng review. Ano nga ba ang naiisip mo kapag naririnig mo ang salitang review? Ito ba ay pagbabalik-tanaw? Ito ba ay pagre-review bago ka mag-exam? Ito ba ay pagre-review ng mga aralin kung ikaw ay may maikling pagsusulit? Kung ano man ang review na naiisip mo ay walang mali sa iyong sagot. Pero ang tatalakayin natin ngayon ay ang pagre-review o ang pagsulat ng review sa iyong nabasa, sa iyong narinig, sa iyong napanood, at sa mga dula na iyong napakinggan. Iyan ang maaaring gawa ng review. Halina at talakayin na natin. Ang pagbabalik-tanaw ay mula sa mapanuring pagbasa o pagtatasa na isang gawaing malikhain. At ang review ay isang akdang sumusuri o pumupuna sa isang likhang sining. Ano-ano ang mga naiisip mo sa mga likhang sining na iyon? Ito ang mga halimbawa ng maaaring gawa natin ng review. Sa akdang nababasa natin, ano-ano ito? Tula, maikling kwento, nobela, sanaysay, aklat. Iyan ay ilan lamang sa akdang nababasa natin na maaaring gawa natin ng review. Sa mga pagtatanghal naman na maaari natin gawa ng review ay dula at pelikula. Kapag estudyante, maaaring gawa ng review ang ipapanood sa inyo ng guro ninyo na dula o ipapanood sa inyo ng guro ninyo na pelikula. O magsusulat kayo ng review tungkol dito. At ang maaari pa nating gawa ng review ay aural na sining. Ano nga ba ito? Awit o drama sa radyo. Maaari din natin itong gawa ng review. Ang maaari pa nating gawa ng review ay visual na sining. Ang mga visual na sining ay maaaring photo exhibit, skultura, at painting. Sa ginagawa nating review o ipinapagawa sa atin ng ating mga guro na review ay maipapakitang painting. At ang mga estudyante ay gagawa ng review tungkol dito. Kahit na wala itong teksto, wala itong salita, ay nagagawa natin ito ng review o ng kwento. Ano ba yung kwento sa likod ng mga painting? Ano ba ang kwento sa likod ng eskultura? Ano ba ang kwento ng photo exhibit na iyon? Ang halimbawa na pwede natin gawa ng review ay ang painting. At ibibigay natin kung ano yung nasa likod ng kwento ng painting. Ito yung halimbawa ng painting. Ano kaya ang kwento sa likod ng painting na ito? Ano kaya yung mensahe na gustong iparating ng gumuhit nito? Maaari nating gawa ng review. Iyan ang ilan sa halimbawa na maaari nating gawa ng review. Kung ikaw ay gagawa ng review, matatawag mo ba ang sarili mo na isang kritiko? Ang sagot ay oo. Dahil kung ikaw ay gagawa ng review, ikikritik mo ang iyong nire-review. Gagawan mo ito ng sarili mong palagay. Ano ang nakita mong mensahe na gustong iparating ng iyong pinanood o ng iyong binasa o ng iyong pinakinggan? Magsasabi ka dito ng katapatan. Kaya ikaw ay maituturing na isang kritiko. Pero mayroon kang dapat taglayin kung ikaw ay kritiko. Katangian. Ano ang katangian ng mahusay na kritiko? Halina at talakayin natin. Ang una mo na maaari katangian ay sapat na kaalaman sa genre na susuriin mo at kung ano ang paksa niyon. Ikalawang katangian ng mahusay na kritiko ay sapat na kakayahang magsuri o kakayahang kumilala ng mga kahinaan at kalakasan ng genre na sinusuri mo. Magiging tapat ka sa paghahanap ng kahinaan kung may nakita ka at sapat na kalakasan nito. Kung ang kahinaan ay makita mo, ikaw ay may katangian ng mahusay na kritiko. At ang
Ikatlong katangian ng mahusay na kritiko ay pagiging tapat, objetibo at kawalan ng bahid impluho ng damdaming pansarili. Ano ang ibig sabihin ito? Kung ikaw ay tapat, hindi ka magkakaroon ng biases o pagkiling. Kapag nakita mo ang kahinaan, hindi mo pagtatakpan ito. Wala kang damdaming pansarili. Halimbawa, paborito mo ang author. Dahil paborito mo ba ang author, ay sasabihin mo na napakahusay ng kanyang pagkakasulat, pero may kahinaan ito. Kapag hindi mo sinabi ang kahinaan ito, iyon ay pagpapahayag ng sariling damdamin mo. Hindi mo ibinigay ang katapatan sa kanyang sinulat o sa kanyang akda. Hindi ka rin naging tapat sa sarili mo. Dahil ang gusto mo lamang isulat ay damdaming pansarili. At ang pang-apat na mahusay na katangian ng kritiko ay pagkakaroon ng likas na puro-puro o hindi pagpapadala sa iba't ibang impluwensyang may pagkiling. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi ka magpapa-impluwensya sa review ng iba. Halimbawa, ganito ang sitwasyon. Pinagawan kayo ng review ng inyong guro. Kayo ay magtatanungan, classmate, ano ba ang iyong pananaw dito? Classmate, ano ba ang mensahe na nakita mo dito? Classmate, patingin nga ng gawa mo. Kapag iyon ang iyong ginawa, wala kang katangian ng mahusay na kritiko. Dahil ikaw ay magpapa-impluwensya sa iba o magkakaroon ka ng kiling sa kanyang review, hindi mo isinaalang-alang ang sarili mong review. Kaya, kung mahusay ka na kritiko ay hindi ka magpapadala sa impluwensya ng iba o pagkiling sa gawa ng iba o pagkiling sa review ng iba. Natalakay natin ang katangian ng mahusay na kritiko o mismo kung gumagawa ng review. Kung ikaw ang gumawa ng review, ikaw ay kritiko. Kung ako ang gagawa ng review, ako ang kritiko. Ngayon, talakayin natin ang mahusay na katangian ng review. Una, masaklaw. Ito ang pagsusuri ng isang masaklaw ay sinusuri ng isang mahusay na review ang lahat ng sangkap o elemento ng genre na kinabibilangan ng akdang sinusuri. Iyon ay masaklaw. At ang ikalawang katangian ng mahusay na review ay ang review ay isang mapanuring akda kung kaya kailangan ng malalim na pagsusuri ng mga sangkap. Kapag mahusay ang review, ang malalalim na sangkap ay nakikita mo. Ang halimbawa nito ay ang paghahanap mo ng simbolo. Hahanapin mo ang simbolikong kahulugan ng isang akda o isang kwento. Maaari din sa simbolo ay ang pisikal na imahe nito. Halimbawa ay gumamit ng patalim at siyang nagsilbing simbolo ay maaari iyon. Nasa sayo yun sa ginagawa mong pag-review kung ano ang nakita mong simbolo. At ang ikatlong katangian ng mahusay na review ay napapanahon. Kapag napapanahon ang review, liban sa mga akdang klasiko ay may kahusayan ka na gumawa ng review kahit sa napapanahong mga akda. Hindi lamang mga klasiko ang may kakayahan ka na gawan mo ng review. Ang isang mahusay na review ay umapaksa sa isang napapanahong akda. Ang ikaapat na katangian ng mahusay na review ay walang pagkiling. Objetibo ang isang mahusay na kritiko. Ano ang objetibo? Ito ay tinalakay na natin sa Phil 100. Ang tekstong informatibo ay kailangan objetibo. Iyan ang natalakay natin sa Phil 100. Ang objetibo ay tiyak, tumpak, simple, at nagbibigay tayo ng impormasyon na sinusuportahan ng datos. Nangangahulugan ito na magbibigay ito ng katotohanan at hindi maaaring magbigay ng maling impormasyon. Iyon ang ibig sabihin ng objetibo.
at hindi siya nagpapa-impluwensya sa kanyang pansariling pagkiling. Ang halimbawa na hindi ka nagpapa-impluwensya sa pansarili mong pagkiling ay kung paborito mo, kanina katulad na rin ito nung nag-discuss natin, na talakay natin ito sa katangian ng mahusay na kritiko. Na katulad dito na walang pagkiling, hindi tayo magpapa-impluwensya sa sarili naman natin. Halimbawa ay paborito natin yung author. Ngayon, meron tayong nabigyan tayo ng atas na mag-review ng isang akda. Pero yung akdang iyon ay gawa ng iyong paboritong author. Ang nangyari, kahit na meron kang nakita doon na hindi magandang impormasyon o hindi maganda yung pagkakagawa ng akda, mayroong kakulangan sa pagdidetalye ng mga kailangang ibigay na detalye, ay hindi mo na ito isusulat dahil paborito mo yung author. Hindi ganun yun. Kung mahusay ang review ay walang pansariling pagkiling ito. Ang ikalima ay mapapanaligan. Ito ay kapanipaniwala. Mahusay ang iyong review. Mapapanaligan, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan ang review mo. Nakita pa lang ng teacher mo, ang review mo ay bibigyan ito ng mahusay na marka. Dahil ang review mo ay tapat, mahusay, at walang pagkiling, at objetibo. At ito ay sinamahan mo ng datos, sinuportahan ng datos ang sinabi mo o nilagay mo sa iyong review. At ang ika-anim ay makatwiran. Ang isang mahusay na kritiko ay makatwiran sa may akda na kanyang sinusuri. Kung makatwiran ka, ay ibibigay mo ang katapatan. Naging makatwiran ang iyong review. Ito na karapat-dapat lang na ito ang ibinigay mong review kasi ito yung nararapat. Ito ay makatwiran. Hindi mo pwedeng lagyan ng 80% ang iyong review o ang akda na ni-review mo kung ito naman ay 90% ang pagkakasulat nito o ang kahusayan ng akdang iyon. Kung ratings ang pag-uusapan. At ang pang-pito ay ang isang mahusay na review ay nagtatangi ng mabuti sa hindi mabuti, ng mahusay sa hindi mahusay, ng mataas na kalidad sa mababang kalidad. Bibigyan ko ng halimbawa ang nagtatangi. Sa aking mga estudyante, halimbawa na sa isang section ay mayroong 40 estudyante. Magtatangi ako ng estudyante, hindi ibig sabihin paborito. Ang pagtatangi ko ay gumawa siya ng mahusay na performance. Ibibigay ko sa kanya ang mataas na grado. Iyon ay pagtatangi. At kung dito sa estudyante na hindi naman masyadong gumawa ng effort, ay hindi ko siya bibigyan ng kasing taas na grado na ibinigay ko sa nagpakita ng kahusayan sa kanyang performance. Iyon ang halimbawa ng pagtatangi. Hindi ito favoritismo. Pinapantayan natin kung ano ang ipinakita ng estudyante ng may kahusayan at itinatapatan natin iyon ng grado. At binibigay din natin ang grado sa hindi masyadong nagbigay ng effort. Pinapantayan natin sa pagbibigay din ng grado para sa ipinakita niyang performance. Iyon ang pagtatangi or nagtatangi. Sa review to ha, binibigay lang natin na halimbawa ang mga estudyante sa pagitan ng kanatalakay natin ang katangian ng mahusay na kritiko at katangian ng mahusay na review. Ngayon, ang tatalakayin natin ay mahalagang bagay na dapat tandaan sa panunuri. Kung magsusuri ka o gagawa ka ng review, ito ang mga bagay na kailangan nating tandaan o kailangan mong tandaan. Una, liwanagin mabuti kung anong uri ng katha ang sinusuri. Ikalawa, basahin o panoorin itong masinsim at igawa ito ng lagom. Ang pangalawa ay masinsin ang pagbabasa. Binasang mabuti, hindi ito mabilisang pagbasa. Ang mabilisang pagbasa at o kaya pinaraan ng pagbasa ay mabilis.
inaanan mo lang, hindi ganun yon. Ang masinsinan ay binasa mo mabuti. Ang mga detalye ay kinuha mo. At ganun din sa panonood. Hindi pwedeng matutulog kung panonoodin kayo ng movie. Kasi gagawan mo yon ng review. Papanoorin mo siyang mabuti. Iintindihin mo. Halimbawa, ang ipinanood sa inyo ay Parasite. Movie na Parasite. Hanggat hindi mo pa siya napapanood, iisipin mo ito ay horror. Kasi Parasite. At habang pinapanood nito sa unahan ng pelikula, ay hindi mo pa rin malalaman kung tungkol saan ang Parasite, bakit iyon ang titulo. Hanggang sa kalagitnaan, doon mo pa lamang matutuklasan kung bakit Parasite ang title nito o pamagat ng pelikula. Magandang gawa ng review ang pelikulang Parasite. Tumatalakay ito sa pagkakaiba ng antas ng pamumuhay ng mga tao. At ang ikatlo ay, bigyang halaga hindi lamang ang nilalaman, kundi pati ang estilo o paraan ng pagkakasulat ng katha. Ibig sabihin, yung estilo ng manunulat, ano ang ginamit niyang estilo? Ano ang estilo niya sa pagsusulat? At ang ikaapat ay, mag-ukol ng karampatang pagpapakahulugan. Bibigyan mo ito ng pagpapakahulugan. Ano ba ang kahulugan ng tema? Ano ba ang kahulugan ng kwento? Ano ba ang kahulugan ng ikinilos ng mga tauhan doon? Ano ba ang kahulugan ng ginamit na simbolo? Iyon ang pagpapakahulugan. At ang ikalima ay lakipan ng ilang sipping quotations. O, ibig sabihin ng quotations, mga linya yan mula sa sikat na mga tao. Bakit kaya lalagyan pa nun? Mas nagbibigay ito ng kulay sa iyong review o sa iyong isinusulat. Kapag sinamahan mo na quotation, gagawin mong panunuri ay mas mabibigyan mo ng kulay, mas mapapaganda mo. At ang ika-anim ay iwasan ang pagbibigay ng anumang kapasyahan ng walang lakip na batayan o patunay. Halimbawa, lakip na basihan o patunay. Napakahalaga ng datos. Kung sinabi mo na napakalaki ng populasyon sa bayan ng Santa Maria, lakipan mo ito ng patunay. Kung may nabasa ka na isang akda tungkol sa particular na lugar, ay makabubuti na samahan mo ito ng datos. Ang datos ay tinalakay ko sa isa kong video. Ang dalawang uri ng datos, quantitative data at qualitative data. Alin man sa dalawang iyon ay maaari mong gamitin. Ang quantitative data ay ginagamitan ng numero. At ang qualitative data ay ginagamitan ng bakit at paano. Ibig sabihin, gaano kaganda, paano siya tumalon, napakataas, at bakit siya umiyak, o bakit siya umalis ng bansa, ano yung mga dahilan. At para mas madalian kayo, ang qualitative data o kalidad na datos ay isipin nyo ang pang-uri. Adjectives. Iisipin mga adjectives. Maganda, mahusay, mabango, mausok, maputi, maasul, maginaw, malamig, mainit. Iyon ang qualitative data o kalidad ng datos. Maari nyo rin panoorin ang video iyon para mga binigay akong halimbawa doon sa dalawang uri ng datos. At ang ikapito ay kailangang nababatay din ng anumang pagpapasya sa mga takdang pamantayan. Ito yung mga takdang pamantayan na ito ay meron bang sinusunod na rules? Meron bang ibinigay na pamantayan ang iyong guro bago mo gawin ang iyong review? Sundin iyon. Mas makabubuti na sumunod sa pamantayan na ibinigay na iyong guro. At ang ikawalo ay gamitin ang pananalitang makakatulong sa mambabasa na makapagpasya kung ang akda ay karapat dapat ba niyang basahin o hindi. Kung mahusay ang iyong review ay magbibigay na rin ito ng idea, magbibigay na rin ito ng tulong sa gagawa ng review o magbabasa ng review mo o makakabasa ng review mo. Ito ay magbibigay sa kanila ng kapasyahan. Papanoorin ko kaya yun. O, di ba merong movie review? Yung iba ay bumabase sa movie review. Kapag maganda ang review, pinapanood.
Kap ganun din naman sa babasahin. Kung maraming magagandang review sa kanyang nabasa sa isang akda, ay mas maraming bibili nito. Totoo naman yon. Ang mas mabentang libro ay doon sa nakikita ng magandang review. Lalong higit na binibili yung libro kung sikat ang author. At ang ikasiyam na dapat tandaan ng gagawa ng review ay iwasang makulayan ng review ng palagay at puro ng mga professional na namumuna. Anong ibig sabihin nito? E professional sila. Hindi ba tayo magbabase sa pamumuna na ginawa nila? Base sa pangsiyam na dapat nating tandaan ay hindi natin dapat mahayaan na mahaluan ng palagay o puro ng mga professional na namumuna ang ating review. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Tayo ay gagawa ng sarili nating review mismo galing sa ating kaisipan at mismo sa ating naging pagsusuri, mismo sa ating mapanuring pagkritik sa ating nabasa o ating napanood. At ang ikasampu ay pag-ukulan din ng papapahalaga ang estilo ng pagkakasulat bukod sa nilalaman. Maliban pa sa nilalaman ng akda ay gagawa natin ito ng o hahanapan natin ito kung ano ang estilo na ginamit sa pagkakasulat ng isang akda. Ibigyan natin ito ng pagpapahalaga. Iyan ang mga dapat nating tandaan kapag magsusulat tayo ng review. At ang ating paksa na pagsulat ng review ay hanggang dito na lamang. Bago nga pala ako magpaalam ay nagpapasalamat ako sa subscribers ko. Maraming salamat. At sa comments ninyo ay lubos kong pinahahalagahan. At lubos din akong nasisiyahan kapag nakakakita ako ng mga tanong na nangangahulugan ito na kailangan ko itong sagutin at willing akong sagutin at nalulugod ako na sagutin iyon. Sa hindi pa nagsusubscribe ay pakisuyo, mag-subscribe na kayo. Kung nagustuhan nyo ang video ito, pakilike at lubos ko itong pasasalamatan. Mas ginaganahan akong gumawa ng video kapag mayroong comments. At yung critic, tumatanggap ako ng critic mula sa viewers. Ang critic ko o ang critics na namumula sa viewers ay tutulong ito para ma-develop pa yung ginagawang videos o mas magbigay pa ng effort sa ginagawang videos at mas pag-igihin pa yung pag-aaral doon sa ibibigay na paksa para mas maraming matutunan ang viewers. Kaya salamat sa pagpuna. Halimbawa, yung isa na nag-like naman, nag-subscribe, pero may sinabi siya na, ma'am, thank you po. Pero sana po medyo pakihinaan yung background music para po mas marinig po namin ang boses nyo. Maraming salamat nga pala sa iyo, sa mensahe mong iyon o sa iyong comment. Kaya mas ma-enhance ang video na ginagawa ko pa at gagawin pa in the future. Dahil doon sa comment na iyon. Oo nga naman, kahit nga sino, kahit ako, kapag nakapanood ako ng video na masyadong malakas ang sound at hindi ko na rin maintindihan yung sinasabi ng YouTuber o ng teacher, ay hindi ko naman din na-appreciate yun. Mas maintindihan natin kung less yung volume ng sound. Salamat sa pamumunang iyon dahil sa kritik na iyon, ang videos ko ay pinag-aaralan ko talagang mabuti or chine-check ko talagang mabuti kung baka napapalakas yung sound. Pero ang ginagawa ko ay sa volume 50, di ba 100 yun? Nilalagay ko agad sa 50. Kapag medyo malakas pa rin, binabawasan ko pa yon. At kahit nga yung effects, ay binabawasan ko pa rin yung sound. Kaya, gaano kahalaga ang mahusay na review at gaano kahalaga ang mahusay na kritiko? Gaano kahalaga na dapat nating tandaan bago tayo magsulat ng review?
base sa karanasan ko ay napakahalaga. At base rin sa karanasan nyo, siguradong ito ay napakahalaga. Hanggang dito na lamang. Muli, ako si Teacher Lourdes. Maraming salamat sa panonood.